Hello mga katusens, welcome ulit sa ating channel. So today, kahapon kasi kumuha kami ng mga second hand na mga yero. Yan yung kakabit natin dun sa right side ng ating kulungan. Nandun yung ating kulungan. Pasilipin ko na din kayo guys, dito nga pala. Yan, may mga tanim na talong at kamatis yung dito ko. Yan, so yan. And then, ito yung mga yero na gagamitin natin sa pagpapagawa dun sa right side ng ating kulungan. Siyempre, paunti-unti, sana siyempre maayos natin, makapagbalik tayo at makapagpa-repopulate ng ating piggery business. So, guys, ito kung makikita nyo, ito yung mga good lumber, yan, good lumber. May actually guys, pwede naman kayo kumuha ng mga second hand or pwede rin yung mga brand new. Pero kung ano, katulad ko na ano, mas maganda na itong mga bago. Mga bago, syempre. Tapos maganda din naman yung quality niya. And then, bago, bukod dun, mas mura. Mas nakahanap ako ng mas mura bilihan ng good lumber. Yan. Good lumber siya, hindi siya kawayan. And pangit din kasi yung coconut ba yun? Coco lumber ba yun? Medyo ano siya, mabilis masira lalo na pag maano ng tubig. Yan, yun yung sabi sa akin. So dun kasi sa right side ng ating kulungan, right side, kailangan natin ng 10 feet na yero. So eto guys, yung ganitong size is 8 lang to dahil second hand naman. May extra tayo. So, eto pala. Alam ko, 7 to. Tapos, meron tayong extra dito na 4. Para yung another, yung isang feet niya, ano yun, pang dugtong natin. Yan. So, ang ginagawa ko ngayon, guys, binubulkasil ko yung mga, ano niya. Bakit ko napili yung second hand? Bukod sa mas mura kasi guys, makapal. Makapal yung yero, ng mga lumang yero. Saka eto naman, goods naman siya, di ba? Maganda naman klase. Yan yung ating ano. So 7 feet to plus additional 4 feet sudlong. Currently, nagbubulka sila ko. Then pagka natuyo siguro to guys, mag-start na tayo magpintura. So sa bulkasil, bumili ako ng 1/4 kilo. Ito yung guys, ito. So bumili ako ng ito. Yan, ginagamit ko sa pag tatakip ng mga butas and then pinapatungan ko ng mga tela. Yan, then another bulkasil para talagang ano, minsan kasi yung mga pako medyo malalaki yung butas. Kailangan na mga parang at least nakadalawang sealed. Yan. Yan yung ating mga yero and then good lumber guys. Nakapaghawan-hawa na din tayo dito sa ating daanan. Yan. So kung makipapansin nyo guys, yung ating kulungan, malayo siya doon sa kabahayan. Kung makikita nyo to, eto hindi to nakatira. Then eto pa, napakalayo pa natin doon sa kalsada guys. Maybe ano talaga, mga 200 meters pa. Yan. Then eto yung kulungan natin. So kung makikita nyo guys, yung right side ng ating kulungan, walang bubong. Yung kulungan natin nandito. So talaga sana maayos natin to. Di man siya yung ano, ayan guys, so medyo ano talaga madaming kailangan gawin. So gagamitin natin pang poste ito, itong tubo, cylindrical natin na tubo na gagamitin natin. So makapal-kapal din to guys, mabigat to. So sa tubo, mahal kasi guys pag bibili tayong brand new. So bumili tayo na yung mga hindi naman yung ganun kadepek yung pero per kilo siya binabayadan. So katulad nito, yung makapal na 5 feet ko, ang bili ko dito guys is dito. Pasensya na guys, talagang madami pang kailangang ayusin dito sa ating kulungan, sa ating baboyan, pero unti-unti natin 'yan ayusin. So itong tubo na to, yan yung sabi nila dito is super mabigat talaga to. So 5 feet to inabot ng 14.9
14.9. So, ang per kilo niya is 45 pesos. Yan, inabot tayo dyan. Total nila lahat. Dyan, guys, is 1,544. So, eto, 5 feet 3. Yan. Makakapal to. Makakapal. 1.5 ata to. Then, eto, 2 to. Yan, 2. Makapal to. Makapal din. Pero mas makapal tong eto, mas makapal to, guys. Katulad nito, 14 kilos to, 'di ba? Pero yung dito sa dos ang per kilo dito medyo mahal, 57 ang per kilo dito. Pero 15 kilos lang, kaya talagang medyo manipis ng konti. Super kasi yung isa, talagang makapal. Yan, ito yung ating yan. Ito yung 6 feet by 6.5 natin. Bali, ito yung magiging ditong side. And then, yung 5 feet natin dito. So, di ko pa alam kung tama yung measurement natin. Kung ma-start na to, siguro magkakaroon lang tayo ng konting adjustment. Kasi, sayang kasi yung kulungan, guys. Bubong na lang kulang. Mga nagdaang bagyo kasi nawala yung bubong niya talaga. So, sayang naman kung hindi malagyan. At least, diba? Ready na yung ating kulungan in case na maglalagay tayo ulit. So, sana mapaayos natin to. And then, ang balak natin dito sa mga gate, yan guys, sa mga gate medyo kinakalawang na. Kaya, nagpagawa din tayo ng tatlong gate, yan. Para yan dun sa ating tatlong kulungan na pinagagawa. And then, guys, kung mapapansin nyo dito sa ating hindi medyo hindi level, 'di ba? Parang ang balak natin diyan is magpapa-level na. Le-level na siya, guys. Level na siyang ganyan para medyo mataas. And naka-ready naman na din yung buhangin, graba at semento natin. Talagang inaayos lang unti-unti yung mga materyales. Katulad yan, may tubo na tayo na magiging pundasyon dito. And then meron na din tayong yero, meron na din tayong good lumber na gagamitin. May mga paku na rin, nakabili na din tayo. So, konting ayos na lang din. Then, re-repaint ko ulit siguro, guys, itong tubo para talaga makapal. And then, yung mga yero, tatapusin ko yung pag-ano nila, guys, sa mga yero. Tapusin ko na ipagtatakip ng mga butas kasi second hand nga lang siya. Then guys, yung ito nga pala, pakita ko na din sa inyo itong kakadating lang natin na Filmico Pids. So nag-order tayo ng 10 sacks na starter kasi nung nakaraan dumating na talaga yung Pids nung nakaraang araw. Ang problema kasi di ko tinanggap kasi grower siya. Alam naman din ni Kuya Michael na hindi pa kasi 2 weeks and ano pa lang 17 days pa lang ating mga bake, guys. So hindi pa nila kaya yung grower. So kahit man gawa natin ng paraan na sige kahit na grower pero hindi talaga pwede. Kailan ko talagang ipabalik yung ating feeds kasi starter pa kailangan. Katulad niyan, hindi naman nag-skip na ako ng pre-starter, diretso na ako starter. So skip na, parang hindi kaya. So, kailangan talaga. Ang ginawa naman namin solusyon nun, dahil wala na talaga akong pids din nun, dinalan muna nila ako ng isang sako. Tapos, sinunod na lang nila yung remaining dun sa 10 order ko. Yan. Thank you very much, guys. So, medyo mainit pa ngayon. So, magpapakain muna ako. Mapid. So, pagka ano yan, itatransfer ko to. Dito, yan, transfer natin yan dito sa mga, yan, lalagyan na ng pids para di siya ganun kahirap kuhanin. Kasi itong mga stock room natin ng pids dito sa bahay natin nilalagay, yan, sa bahay natin kinukuha, yan. So, ngayon, nagpalagay na ako dito ng dalawa, at least meron na tayong nakabuelo na dito kahit papano hindi tayo mahirapan. Pag naubos na lang to, tsaka tayo kukuha doon sa bahay. So, thank you very much guys for watching. If nagustuhan nyo tong ating channel, please hit the subscribe button.
para palagi kayong updated sa mga bago nating videos. And then, hello! Ayun, tanghali na guys, medyo ano sila guys eh, pangso kahapon 17 days, ngayon 18 days na nila guys. Yun, thank you very much guys sa pag-suporta sa ating channel. And then, kung nagustuhan nyo to guys, please hit the like button. Yan, always remember mga katusens na always do things that that you're comfortable at. Do things that you are good at and everything will follow. Samahan lang natin ng konting dasal at tiyaga. Talagang magiging worth it itong ating ginagawa. Yan. Maraming salamat and thank you very much.